What's up mga kabawla, Benson De La Paz here, ang daming alam ni sis. Let's talk about Gilas versus New Zealand, mamaya na yan. Anong chance ng Gilas manalo versus the Tall Blacks? Well, para sa akin, napakalabo, malabo pa sa sabaw ng pusit. Kahit may home court advantage tayo, hindi yan enough to threaten the Tall Blacks. Kahit sa mga past matches natin, dito ginanap, dinudurog lang tayo ng New Zealand. Mamaya, panglimang face-off na ng New Zealand versus Gilas. At sa nakaraang apat na games ng Gilas versus the Tall Blacks, isa lang doon yung naging exciting. At yan ay mga 8 years ago pa, noong 2016. Ang score niyan, 80-89. And the rest, until last year, tinambakan lang tayo ng New Zealand. Ganyan sila kalakas dahil na rin sa experience sila. So yung mga panalo ng New Zealand, the past games, magiging moral boosters nila yan to face Gilas sa ating home court. At wala akong nakikitang magiging advantage ng Gilas para manalo mamaya. Yan ang aking andaming alam ni sis. Ako si Benson De La Paz. Ay, wait. Sorry. My bad. Coach, team ko na nga pala may hawak ng Gilas, no? And with Boss Al. Oh my God. Gilas will win this one. Mananalo yung Gilas mamaya. And katulad nga ng sinabi ni Magu nung nanalo tayo sa Korea noong 2013, mamaya maririnig nyo, the curse of New Zealand is about to be broken. Guaranteed yan. Gilas will definitely win this one. Ano yung mga advantage ng Gilas? Well, let's check it out. For the first time against New Zealand, mas matangkad yung Gilas. Ang average height ng New Zealand is 6'5", while we have an average height of 6'6". At ang leading scorer ng New Zealand na si Tom Bogdanovic ay dating import ng Converge. So yung scouting report na medyo madali na para sa Gilas coaching staff. And si JB na bahala dyan. Pwede niya na i-offset yung 16 points per game ni Bogdanovic. At meron tayong nagmamature na 7-2 with Kai Soto. At alam nyo naman ang performance ni Kai kapag under CTC. Everybody knows that. Kai loves playing under CTC. Ang gandang performance siya in the past FIBA games. Basta si Coach Tim Cone ang maghahawak sa kanya. Remember this video? In 2023, then after that, Coach Tim Cone replaces Coach Chot Reyes. Nag-iba na yung performance ni Kai Soto. Kai Soto is averaging 12.5 rebounds per game. At yung 7-footer ng New Zealand, only 7 rebounds per game. Sa guards naman, hindi nagkakalayo at 6'2". 6'2 lang yung average height ng guards ng New Zealand. We also have 6'2 guards in Newsom, Scotty, and CJ Perez. At ang maganda dyan, mix of defensive and offensive-minded yung mga guards natin. We have a defensive-minded Scotty Thompson who can also score, Newsom who can defend and score, at CJ Perez. Alam naman natin, pag pumutok yan sa CJ Perez, lalo na on the transition, it's unstoppable si CJ Perez. At masyadong problemahin sa match-up sa guard position. At meron pa tayong mga potent scoring wingmen in KQ, Carl Tamayo, at si Calvin Optana. Si KQ, pag pumutok sa labas to, can give us 10 points easily. Ang dinagdag dito ng New Zealand, yung veteran nilang si Corey Webster, stands at 6'2", medyo may edad na rin to. Si Dwight Ramos nang bahala dyan. At lastly, yung pinaka-advantage na nakikita ko dito sa matchup ng Gilas versus New Zealand. Kung matatandaan nyo yung last year of FIBA World Cup, dikdikan yung laban ng Jordan versus New Zealand. Nauwi pa ngayon sa overtime by a 4-point play ni RHJ para sa Jordan. Nanalo yung New Zealand doon by 8 points yata. Yung Gilas naman, nanalo over Jordan by 10 points. So, I can sense talaga, Gilas will win this one and the curse of New Zealand is about to be broken. Ako si Benson De La Paz. Ang daming alam ni sis. Totoo na to. Bye-bye!